Sino ba naman ang hindi napaindak sa kanyang hit song na 8-8? At naiyak sa kakatawa dahil sa kanyang malulupit na hirit. Siya ang kapamilya funny man, Bayani Agbayani. Mula sa kanyang humble beginning sa likod ng kamera, nabigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang talento sa madla. Ang kapal ng mukha mo! Kayo ba yung kumita? Mga badinger! Nag-umpisa bilang sidekick sa mga pelikula. Kumahanap lang ako ng tiyempo, handsome! Bumida rin siya sa pagpapatawa sa 8-8 Pamela Mela 1 with Vong Navarro. Pinapapatay kaya tayo ngayon? Iniidolo ng marami sa kanyang galing sa komedya. Hindi lang siya bayani pagdating sa pagpapatawa, bayani rin siya sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Noon pa man, numero uno na sa kanya ang mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang mga kapatid, lalo na ang kanyang nanay. At ngayon, bukod sa pagiging amazing na tatay, isa na rin siyang super lolo sa kanyang apo. Inspirasyon sa pagpapasaya at pagmamahal sa pamilya. Humanda na sa mapuso at kwelang kamustahan kasama ang nag-iisang bayani ang bayani dito sa I Feel You. Welcome back to I Feel You. Hindi lang siya funny man, kundi family man din siya. Siya ang itinuturing natin isa sa mga iniidolong comedians ng ating bansa, ang nag-iisang bayani, ang bayani! Yes. Kuya Yans! Salamat, Miss Tony. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman, bayani. Yes! Kamusta ang pagiging bagong lolo? Ay naku, napakasaya. Si Santiago Bito ang pangalan niya. Napakasarap pala, no? Kasi siya ang unang-unang lalaki sa pamilya namin, eh. Alam ba, ang kapatid ko, limang babae. Ang mga anak ko, apat na babae. Si Lenlen, of course, babae. Hindi naman pwedeng naging lalaki si Lenlen. So, lima na yung babae. Tapos, Yaya. Walang lalaki dito, eh. Kundi ako lang, eh. Tapos, dumating na siya sa buhay namin. Parang siya ang pinakamalaking blessing ngayong may pinagdadaanan tayong crisis ano, sa pamilya niyo. Totoo. At ang laki niya talaga. Parang college na no, ibang anak eh. Pero Kuya Yani, kasi ang aming pinag-uusapan sa episode namin ngayon ay pagiging breadwinner. At gusto lang namin balikan yung journey mo nung ikaw ay nagsisimula. O bago ka maging lolo, bago ka maging maasawa, bago ka maging tatay, ang pinakaunang role na ginampanan mo sa iyong pamilya ay breadwinner ng family, di ba? Ano yung mga pinagdaanan mo noon para maitaguyod yung pamilya mo? Lakang hirap. Kasi alam mo, ako ang bunso. Ako lang ang lalaki. So ako ang kasakasama ng nanay ko, nagtitinda ng mangga, nagtitinda ng isda. Lahat ng pwedeng itinda ng nanay ko, tinitinda niya, tinutulungan ko siya. Alam ko naman yung kikitain namin, hindi naman kakasya sa gagastusin namin. Alam mo bakit? Nangungupahan kami sa Malabon. Lima kaming magkakapatid, kasama pa yung lola ko. Eh, kung titinda ka ng banana, paano mo naman kikitain yung pangkupa ng monthly? Tapos nag-aaral pa kaming tatlong magkakapatid. Kaya ang pangarap na pangarap ko noon pa lang, eh magkaroon ng sariling bahay kahit maliit. Kasi alam na alam ko kung gaano kahirap mangupahan. Isipin mo pagkatapos ng buwan na yon, may utang ka na kagad kinapukasan. Lahat. Hindi natatapos ang utang, ano, pag may utang. Alam mo kami ni nanay, magigising kami ng madaling araw sa Malabon, mga 3. Pupunta kami ng punduhan, yung tindahan ng mga isda. 4. Ikot namin yun hanggang sa maupos. Ang hirap ibiyahe from Malabon to Taguig ng isda na 4 na timba kasi nababanguan yung mga nasa jeep. Pero ang nasa utak ko kasi lagi is, matulungan ko yung nanay ko para sa mga kapatid ko. Yun nga laging sinasabi ko eh. Kapag ang pangarap mo sa buhay, inilaan mo sa mahal mo sa buhay, lahat ng pangarap mo matutupad. Huwag mong ilaan sa sarili mo. Kasi lahat ng nakita ko na nagtrabaho para sa sarili nila, hindi nagiging successful. Kuya Yani, ikwento mo naman sa amin kasi 'di ba aksidente lang yung talagang paglabas mo sa TV dahil ang unang trabaho mo ay nagsusulat, 'di ba? Ikwento mo sa akin. Oo. Ano pa? Propsman. Oh, propsman. Naging propsman ako, set and props coordinator, naging costume pa ako sa costume. Tapos ako pa ang taga-kuha ng cakes pag may birthday na artista. Tapos ako ang kuha ng anong bulaklak. Oo, yung binibigay pagka nagba-birthday. Oo, binupuntahan ko. Paano ka napasok sa ganung trabaho? Sa production? Eh, mascom. Hindi ako kayang pag-aralin na ni nanay. Sabi niya, anak, hindi ko na talaga kaya. Ang ginawa ko, nagkargador ako sa divisorya. Pumasok ako kay Kuya Nap. Tapos, dumadating ako ng 4 a.m. galing divisorya.
Tapos mga pasok ako ng 6 a.m. sa PUP kasi 7:30 yung first subject ko. So isang oras lang ako natutulog araw-araw. Kaya pag umuwi akong galing ng eskwelahan, nauumpog ko yung ulo ko lagi sa Manila Transit kasi sa antok nagagalun ko. Magagalun ako. Tapos minsan, lahat ng katabi ko sa jeep, nasasandalan ko. Ano yung biggest struggle mo, Kuya Yanni, nung naging breadwinner ka? Ah, yung pagsabayin ng trabaho ko at saka yung pagtulong ko sa pamilya ko. Kasi di ba hindi tayo nakakang arti ang production kasi halos hindi kami nakaka-uwi. Hanggang Linggo yan. Uuwi lang kami para kumain saka maligo tapos babalik na. Lalo noon. Ano ang biggest lesson na gusto mong ibahagi sa mga anak mo na natutunan mo sa lahat ng yan? Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, alam nyo ang buhay hanggat may buhay, may pag-asa, huwag kayong susuko. Yun ang kasi ang sabi ng nanay ko sa akin nung umiyak ako. Sabi niya, anak, hanggat may buhay, may pag-asa, huwag mo kayong susuko. Meron ka bang biggest regret sa showbiz career? Wala. Kahit sa buhay, wala. Kasi alam mo, ang buhay ang naghulma sa atin eh. Eh, ang showbiz career ko kasama sa parte ng buhay ko yan. So wala, kahit nung naging mahirap ako, kahit nung nag-struggle kami, bago tayo mag-isip ngayon na masarap ang buhay natin eh, habang buhay na magiging masarap, wag po, dapat paghandaan natin ng mga pwedeng dumating. At yun, eh, handa ako dun. Bakit ka ba naging comedian, Kuya Yanni? Sino ang hinahangaan mong komedyante? Kasi natural ang pagiging komedyante mo eh. Ako mga veterano, alam mo kasi ako naniniwala ako na ang comedian, isinilang na komedyante. Nasa puso siya talaga. Although yung iba, inaaral. Pero iba yung natural na lumalabas sa puso mo. Ikaw kasi natural ka eh. Sino naman kapamilya comedians ang nakikita mong pwedeng pumalit sa'yo? Meron ka bang nakikita si ang kapamilya? Si Luis. Si Luis. Si Luis kasi hindi ko naakala kasi nakikita ko siyang mag-host. Pero kasi yung nakikita kong pag-host niya, edited na yun eh. Not until nakasama ko siya sa I Can See at saka sa Minute to Minute. Sabi ko ito, kasi alam mo, ang... Nakatrabaho minsan, mo rin yung tatay niya eh, di ba? Oo. Kaya nga, minsan kasi, ganto yata, ewan ko, parang ganto yata yung choices eh. Uy, pangit ka, comedian. Bogey ka, host. Ito na. Parang ganun. Eh kasi ngayon ko na nakita na guwapo, tas ang galing mag-comedy. First time. Yung timing niya at saka yung pagiging siraulo niya. Si Luis nga parang nakita akong lalaking Alex eh. Tapos siguro kaya sila magka... Click. Oo, mag-click eh. Maraming salamat Kuya Yanni sa napakasayang kwentuhan, sa dami ng aral na napulot namin at inspirasyon mula sa iyong mga pinagdaanan. Tinasaya mo ang ating mga pamilya around the world. Thank you very much, oras.